Hi everyone, good morning. So isang malamig na umaga po sa inyong lahat. As you can see mga kababayan, yung galing na condensation sa furnace namin, tumiga sa sobrang labig ngayon. Itsura pag sobrang lamig, halos hindi ka makahinga. So yan, grabe. So minus 32 sa... Ayan guys, ang itsura sa labas ngayon, foggy siya. Tapos, minus 27. Pero pagkasama yung wind chill, yes, almost minus 32-33. Actually, may frostbite warning nga ngayon, kaya medyo doubly ingat talaga tayo. Pag ganito, hindi dapat, pag ganito, hindi na ako nalabas. Kaso kapag kumita tayo, at saka walang tubig yung homeowner, kaya kailangan natin puntahan. Last year, nung pumunta ako dito, nakakita ko ng tatlo. Sana suwertein tayo. Kakita. Ay, nakarating din tayo guys. So ito yung aking unang gagawin. Ito yung wala silang tubig kasi bumara yung softener nila. Kasi kumulaps yung well. So lahat ng sediment pumunta sa softener. So okay guys, start na tayo. Gloves muna tayo at medyo mahaba ba itong gagawin. So ito yung softener nila. Itong nasa silver na to. So, bali, gagamitin ko pa rin yung head niya. So, ito guys, na-separate na natin sa pinakang main pipe niya. So, tatanggalin na lang natin yung head. Tapos, ipapalit natin yung bago kong tank dito sa gilid. Bali, dito pala guys, lalagay ako ng spin down filter. Kasi para ma-prevent yung nangyari nga sa ngayon. Kung magkaroon ulit ng problema yung well niya, pag may spin down filter separator, hindi basta-basta papasok dun dito sa softener. Actually, yung mga bago kong system ngayon, nire-required ko na rin yun. Pag well water, automatic, nilalagyan ko na siya ng spin down filter. Ay, grabe guys. Talagang grabe yung bara niya ng sand. So, ito yung sign na pati yung riser tube niya sa ilalim, malamang punong-puno yon. Kasi yung upper cone nga niya, grabe. Yan, tingnan nyo guys, oh. Grabe yung upper cone niya. Yan, tatanggalin natin tong sleeve. Yan, hindi po ito stainless, bali sleeve lang po siya para to prevent the condensation. Lalo na tuwing summer dito, grabe yung pagpawis ng mga tangke. Kaya nakakatulong din po siya. Kaya nilalagyan ko lahat ng tangke ko ng ganyan eh. Ayan si Papi. Nakatingin lang siya dyan. Habang ako yung nagtatrabaho. So yeah guys. So yan yung ginawa natin dito. So from the pressure tank, naglagay tayo ng spin down filter to trap all the sediment and then the sand. So ito yun. Tapos naglagay tayo din ng valve dito para pag maglilini siya, shut off niya lang dito. Shut off dun sa baba. Ito yung galingan yung valve niya. Ito yung valve. So going in there. And then yan. Tapos going to the softener. So
pinaglagay din tayo ng valve para wala. Ayun yung valve na yun. So yeah, yan ang ginawa natin dito. So almost 1 hour and 20 minutes. So napalitan na natin yung softener tank niya. Pero ginamit pa rin natin yung kanyang 5600 SXT. So yan. Kasi kung makakita nyo guys yung fan niya, yung pinalitan ko. Kasi ang lalo ng mga daming sand. So yan ang magsisira ng softener. Kaya naglagay tayo ng spindle filter naman. Ayan guys, lupin ko na yung tubig. Bali, turn on na siya kung makita nyo. Trap lahat ng dumi. So yan ang purpose ng spin down filter. And then kung nakikita nyo guys, yung electrical box malapit lang dito sa softener. Yan, illegal po yan, pero walang space yung may-ari. Bali, kung ako itatanong, hindi ko install to dito, pero napalit lang ako ng tanke. So since before, nandiyan na po yan. Kailangan mga 3 to 5 feet ang layo niya sa electrical box. Tapos na tayo guys sa una. Ayan. Patang lamig. So tayo sa una, pero may dalawa pa tayo. Ayan, dalawang 1250 para software. So yeah guys, natapos natin yung unang order natin. May dalawa pa sana tayo, kaso nirebook ko na muna kasi sobrang lamig. At saka hindi pa naman niya kailangan gani yung tank na yun kasi okay pa naman yung tubig niya. So next time na lang siguro yon. So hanggang dito na lang muna guys yung ating video. So salamat sa mga bagong subscriber natin. So shout out sa inyo, lalo na kay Darwin Madrileos at saka sa dati kong mga co-worker sa Taiwan, ang Show Sa Boys. Maraming salamat sa support nyo. So see you guys on my next video. If you have any question or any concern about my video, please comment down below guys. So see ya, ingat po tayong lahat. Maraming salamat.